guys! Curious ka ba kung paano namin na-monetize yung channel namin in just 2 months? Kung ganon, ang video na to ay para sa'yo, kaya tutok na! So, ang video na to ay para sa mga kapwa ko, small YouTuber, nakakasimula pa lamang, or sa mga taong nagbabalak mag-start mag-vlog, or sa mga taong sadyang curious lang. So, simulan na natin. Number one is your family and true friends. Una nyo lalapitan dyan is yung mga kamag-anak nyo at yung mga totoong kaibigan na handang sumuporta sa inyo. So, kami, ang ginawa namin, nung kaka-start pa lang namin, so shinare namin yung link sa mga friends namin, nagpapasubscribe kami, minu-message namin yung sa messenger isa-isa. Yan, oy pa, ano, pa-subscribe naman, watch ka na din. Yan. So, unang-una yan, yun yung first step. Kasi syempre, di ba, pag nag-create ka ng account sa YouTube, hindi naman manonotify agad yung mga tao, di ba? Unless, ikalat mo, di ba? Number two, learn how to edit or improve your editing skills. Yes, importante yun. Lalo na sa akin, na hindi naman ako creative, hindi rin ako technical na tao. So, wala talaga akong experience when it comes to editing photos or videos, di ba? So, neto na lang siya, unti-unti, napapag-aralan nung nag-start na ako mag-vlog. Kasi napaka-importante niyan. Lalo na kapag kung gusto natin maka-attract ng viewers, di ba? Dapat maganda yung presentation natin. From the thumbnail pa lang, di ba? Dapat catchy siya. Tapos maganda tingnan, di ba? Tsaka sa mga pagsingit din ng mga effects, di ba? Para mas maging lively yung vlog natin. So, napaka-importante niya. Nung nag-start pa lang kami, nahihirapan talaga akong mag-edit ng video namin. Inaabot ako ng umaga niyan. Oh my God! Kung sisimula ko ng, let's say, magshoot kami ng 4 PM, matatapos kami ng 6 PM. Ayan, onwards na yan, mag-edit ako hanggang sa sisikatan ako ng araw. Pero okay lang, ayos lang, kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Na-challenge ako, yan. At hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako kung paano bang mag-edit ng video. Kasi hindi pa talaga ako ganun kagaling. Mapapansin nyo naman yun sa mga video namin, di ba? Needs improvement pa talaga. Just keep on learning. So, number three, invest on equipment or software. Yan, importante din yan. Kami, ang first investment namin dito sa pagbablog na to is yung software, yung video editor na ginagamit ko. Yung iba, nakakapag-hack sila, pero kasi ako hindi ko alam. So, ayan, ang ginawa ko, binili ko yung para mawala din yung watermark, diba, dun sa baba. And mas magamit mo yung mga ibang effects na ino-offer nung app na yon. Number two na in-invest namin is yung ring light, yan. Kagaya ngayon, nakikita nyo ba kung, di ba? Yung napaka-importante ng ring light, lalo na kapag indoor shots, yan. Para, di ba, maganda yung next naman na i-invest namin is microphone. So, wala pa kasi kaming microphone. So, ayun nga, pag kumita na kami, pag nakuha na namin yung unang sweldo na, bibili na kami ng mic. Or baka hindi na kami abuti ng sweldo. Baka next week yan. Kasi, asahan nyo na, babahain ko na kayo ng aming vlog. Ngayon, pat-monetize na, diba? Ganado si Sisteret nyo. So, number four, listen or learn from the expert or those who have already monetized their channel. Yan. Mm-hmm. Trusted yan. Kasi, di ba, kung sila nga na-monetize nila yung channel nila, ano pa yung dahilan para hindi ka makinig sa kanila, di ba? Yeah. Kaya, ikaw na nandito sa channel ko at nanonood ng vlog na to, napakatamang desisyon yan, friend. Ito yung pinakatamang wow. Desisyon na nagawa mo sa buhay mo. So, ayun, nagsisik kami ng mga advices sa mga friends namin, mga kapwa namin vloggers na already monetized na makikinig ka sa mga advices nila, yung mga kaliit-liit ang advice gagawin mo, di ba? At saka, makikita mo naman yan while on your journey kung effective ba yung sinabi niya. Make contents that are timely and searchable. Yan, napaka-importante. Para mas maraming mag-view, make sure na napapanahon yung content nyo at searchable. Ibig sabihin, maraming nagsusearch sa YouTube or sa internet. So, na-experience ko siya nung gumawa ako nung reaction video na True Night and Day.
first time yon nung nag-upload ako, ang dami agad views. Yon at nakakatuwa nga eh, kasi ang dami nagsusearch that time ng True Night and Day, and somehow na sasama yung channel namin or yung vlog namin doon sa mga nasa-search nila. Number 6, ask someone to criticize your work. Yes, napaka-importante niya. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano ba yung mga mali or kulang doon sa vlog mo, diba? Or doon sa content mo, unless sabihin sa'yo. Kasi, kagaya sa akin, iniisip ko, maganda na. Tapos yung pala, sa perspective ng iba, kulang pa. So, isa sa mga criticism na na-receive namin is, kulang daw sa energy yung pag-edit ng video namin. Yan. And, naglagay daw kami ng subtitle kasi minsan nabibingot daw ako. Kasi nga, wala pa kaming mic, diba? So, nabibingot daw, yan. Pinalo ko naman yung mga ganyang advices. Start ako mag-add ng effects, yung mga sound effects, and yung kung ano-ano. Number 7, share on social media platforms. Yes, napaka-important niyan kasi hindi naman lahat gumagamit ng YouTube, di ba? Or online sa YouTube. Mostly sa Facebook or Instagram, online yung mga yan. So, ako, ang ginagawa ko, at saka ni Paring Jerry, pinupost namin, sinashare namin yung link sa Facebook. And sa story ko din, nilalagay ko pati sa IG ko, sa story yan. Doon ko nilalagay para if ever nagbabrowse sila, madaanan man nila yung, di ba, yung link. Or, tas somehow naglalagay ako ng teaser na konting or seconds lang ng part ng video para ma-curious kahit papano. Na-curious nga ba kayo? Number 8, make friends especially to co-vloggers. Yan, importante yan. Lalo na sa kagaya namin ni Paring Jerry na napakaliit lang talaga ng network namin. And before, hindi naman kami talaga active sa social media. Bihirang-bihira lang kami. Hindi naman sa bihirang-bihira. Bihira lang. Ayan, bihira lang na online kami sa Facebook and IG. So, kaya nung gumawa talaga kami ng channel, nahirapan talaga kami. But then, nung nag-start na makipag-friends kami sa mga kapwa namin vlogger, yan, hello sa mga kapwa vloggers ko dyan. Ayun, syempre, diba, kayo-kayo magtutulungan, lalo na kapag may sarili ka ng grupo. Kung talaga kapwa namin kayo, small YouTuber na maliit lang ang network, maghanap kayo ng totoong grupo na magtutulungan talaga mula sa baba hanggang pataas. Yan. Yan, masaya kasi yung nag-start kayo na pare-parehas kayo, hindi pa monetize. Tapos ngayon, unti-unti na bawat membro ng grupo nyo na mo-monetize na. Oh my God! Diba, napakasaya. Yan. So, number 9, focus on getting more subscribers. Bakit? Kasi yung mga subscribers na yan, yan yun syempre yung mag-view din ng mga videos mo. So, ang ginawa namin, like nga nung na-mention ko, earlier na mini-message nga namin yung mga family and true friends namin, nilalapitan namin, sinasend din namin ng link. Umabot din kami sa time na sa friends namin sa Facebook, sinasend na namin ng link yan hanggang sa ma-spam kami ni Facebook. Oo, diba? Pero worth it naman kasi nagsusubscribe naman yung iba. Pinag-aaksayahan naman kami ng panahon. Yan, kaya maraming salamat po sa mga nakasubscribe sa ating channel. Thank you so much. Yung hindi dahil sa inyo, hindi makukumpleto yung 1,500 subscribers na meron tayo ngayon. Yan. And bakit nga ba importante at least 1,000 subscriber ka sa YouTube? Kasi kapag ka hindi 1,000 subscriber ka, hindi ka makakapag-livestream. At yun ang tip number 10 ko sa inyo, livestream. Napaka-importante ng livestream, lalo na pagdating sa pagdagdag or pag-accumulate ng watch hours nyo. Napakalaking tulong niyan. Kasi isipin mo, kami noon, siguro ang natatandaan kong livestream namin, let's say, 3 to 4 hours, tapos magpipick ka ng at least 10 to 15 people na magwa-watch sa'yo. Alam mo, ang idadagdag na watch hours sa'yo ni YouTube, umabot nga kami ng 2 days, which is 48 hours, diba? Laking tulong niya. Tapos, isipin mo, dati nung hindi kami nagla-livestream, ang dagdag daily sa public watch hours namin, siguro 30 to 50, yan, diba? So, iniisip ko noon, hello, kailan pa mamomonetize yung channel namin? Makaabutan na kami ng next year. Eh, may balibalita, diba, next year na mag-iiba yung policy ni YouTube na mas magiging mahirap nga daw, magiging 10,000 subscribers, tapos 5,000 watch hours ata, not sure. Pero mag-iiba daw. So, diba, syempre, ayaw na namin maabutan ng ganon. At saka, gusto namin mamonetize na agad-agad para masaya, diba? So, ayan nga. Number 11, never give up. Importante yan. Alam nyo ba? Share ko lang kasi nabanggit ko na within 2 months na-monetize namin yung channel namin. Pero, kasi kung mapapansin nyo, itong channel na to, kinereate ko siya October 2018. Pero that time, when I created this channel, wala pa
March yun, nung nag-travel kami sa Armenia. But then, nag-stop na naman ako, di ba? Hindi ako talaga consistent. Nag-stop naman na naman ako kasi nga, parang napanginaan ako ng loob na wala namang nanonood sa, ano, sa channel ko. Yan, nakakapagod ka mag-edit, ganyan. And then, yung attitude ko, di ba? And then, one time, June 16, yung in-upload ko yung Armenia pa, yung part 2 ng Armenia travel namin, yung snow experience namin. From that day, ayun, nag-focus na talaga kami sa pag-vlog namin. Kinarir namin, mga sister F, ayan. Kinarir namin yung pag-edit, yung pag-subscribe sa mga friends namin, yan. Yung pag-share sa social media, kinarir namin yan. So that was June 16. And then, by August 24, yan, August 24, naka-receive kami ng notification kay YouTube na monetize na yung channel namin. Shock! Ang saya, diba? So, that's roughly 2 months. Kasi actually, August 24, but August 23, nakompleto na namin yung 4K watch hours. So, tapos yung story nga ng ganito, eh. Kasi, so August 23, 11 AM, nag-notify na nga si YouTube na kompleto na namin yung public watch hours namin. So, sabi ni parin Jerry sa akin, sabi doon ng friend niya, 12 hours lang daw, binalikan siya ng YouTube na monetize ang channel niya. So, ako, sabi ko, so 11 AM na yun, so mamaya 11 PM, mag-i-email na si YouTube na monetize na kami. So, ang ate nyo, hindi ako natulog. Hindi na mag-email si YouTube, pero nga nga, hindi siya nag-email nung gabing yun. So, kasi hindi tayo hanggang 1 AM wala. So, natulog na lang ako. So, pagkagising ko, 11 AM, August 24, pa din, oh my God, kinalimutan na ata kami na YouTube. Sa-search na ako, online, sabi ko, kung gano'ng katagal ba? Ano yung turnaround time ni YouTube sa pagbalik sa mga YouTuber? Kung para kung ma-inform sila kung monetize na o hindi. Kasi in progress pa rin yung review namin eh. So may nakita ako yung isa after 24 hours daw. Tapos may disclaimer na nakalagay naman na average 30 days na or maximum 30 days inaabot sa YouTube bago ka balikan na monetize ka na nga. Oh my God! Sabi ko, hindi ko kakayarin yung 30 days na mag-inibigay ako. Diba ba, hindi ko kakayarin mag-inibigay yung 30 days, hindi ako makakatulog. And then, wala well, nag-edit ako ng kung ano-anong video by 2 PM, August 24. Yan. So, last tip ko sa inyo, number 12, last but not the least, is pray. Yes, mga kapatid, nag-pray po tayo, dasal-dasal. Lakasan po natin ang ating panalangin kay Lord, yan. Diba? Kasi, diba, when you pray, believe that you already have it. Basta may ganyang verse eh, na kapag daw nanalangin tayo, maniwala daw tayo na andyan na. Diba? Claim it, ika nga. Diba? Yung thinking ko na mamomonetize kami. yun yung thinking ko noon. And last advice ko na lang sa inyo. Dream big even if you feel small. Kahit na feeling mo ang liit-liit mo lang. Ayan na sila, million views na. Or million subscribers. Tapos ikaw, wala pang 100. Carry lang yan, never give up. Ika nga, diba? Pasasaan ba, dadami din yan. So, upload na ng upload, content lang ng content, darating din ang panahon na mamomonetize ang channel mo. Good luck!